Sus Mio Marima, nakatapos na naman nga kami guys ng aming pasok ng panggabi at dito muna kami dadaan ngayon nga sa 7-Eleven at dito na kami hahanap ng aming pang-breakfast. At sa cup noodles nga tayo guys na paibig kaya naman dito na tayo pumunta. At alam nyo ba guys, dito sa Japan ang daming flavor ng cup noodles kaya sa susunod kong mga video guys ay tikim lang tayo ng tikim ng mga cup noodles at ire-recommend ko nga sa inyo. Tapos ay interviewin nga natin guys itong ating kabayan about driving. Persa, interviewin natin si Persa. Anong pinaprint mo nga? Transmission ng lisensya ng Pinas para magkaroon ng Japanese translation. Isa kasi yun sa requirements para makapag-kirikay ka dito. Ano ba yung kirikay? Hindi siya transfer. Basta pagka gusto mong mag-drive ng lisensyado ka na. Oo, na ayaw yung hindi ka gagastos, yung hindi ka mag-driving school. Lesson, oo. Kirikay na lang. Oo. Kumbaga parang mag-exam ka na lang. Oo, kumbaga. Actual at saka ano. May written test, interview muna. Interview din. Tapos may 10 items ng written test. Tapos yung actual driving. Tapos ang mag-assess police. Ibig sabihin pag naipasa mo yung kirikay, meron ka na ng license. Tapos, hindi ganun kamahal, no? Hindi. Dahil kasi, hindi ka na dadaan sa driving school. Okay. Parang ang bayad lang, magpapatranslate ka sa job, 4,000 yan yung bayad. Tapos nakakita kasi ako ng online, hindi mo na kailangan pumunta mismo sa job. Parang dun ka na mag-apply online. Isi-send mo lang yung picture nung lisensya mo sa Pinas, back and forth, tapos yung OR, original receipt nung driver's license. Hindi yung pinaprint mo. Ito, translation pa lang to nung lisensya. Dala niya ba lisensya niya? Mm-hmm. Okay. Pati yung OR nung lisensya niya sa Pinas. Japanese translation. Tapos ito, ipapadala mo sa? Ayan, pag may schedule na doon sa MenQ Center, dadalhin mo yan. Ito lang. Tapos, akala ko may papadala ka sa Pinas, wala naman. Wala na. Pina-translate mo lang yung lisensya niya. Mm-mm, kasi requirements yun. Diba ito? Oo, 4,000 yun. Wow, 4,000 yun ang translation. Kasi papasa lang to doon. Tapos pagpunta ka doon, i-interviewin ka na parang ang mga tanong ata. Paano ka nagka-lisensya sa Pinas? May exam ba? Nag-driving school ba? Okay. Ganun. Tapos after nun? Okay na doon sa interview, yun ang exam, yung 10 items lang. Mas madali pala. Tsaka mas mura siya. Magkano? Parang 2 plus lang ang bayad yata. Di halimbawa, di ka nakapasa. Magbabayad ka ulit. 2 plus. Okay. 2.9 something. Kirikay ang topic natin ngayon. Yes. Sa mga gustong mag-drive dito sa Japan. Para hindi na magastusan, kirikay ang solusyon. Pero dapat mag-aral pa rin ng rules. Oo. Nag-aaral siya, di ba? Oo. Self-study. Kapag dun sa JAF na online, may ire-recommend sila dun na book. Parang rules of the road na tayo. Rules of the road. Oo. Kasi possible na yung sa 10 items na exam, meron dun siya nakapaloob. Okay. Thank you so much. Fast forward na nga tayo guys. Andito na kami sa bahay. At syempre, maraming salamat kay Person sa pag-share ng information about sa kirikay. At kung may namumuong ang katanungan sa inyong mga isip guys about sa driving, comment nyo na lang dito sa video ito at susubukan natin niya sagutin. Bali, bumalik na nga tayo guys dito sa ating breakfast. Ito nga yung ating piniling cup noodles na ang flavor tomato chili or chili tomato. Bumili na nga rin pala kami nga guys ng beef hamburger, steak, egg and cheese. Napakalaki nga nitong hamburger na ito. Sa halagang ang 429 yen, wari ko ikibusog na din eh. Tapos ari nga guys ay pinainit namin at tingnan nyo naman nga guys ang cheese, Diyos ko Mio Marimar, ay melted in your mouth eh. Tapos aring at ipapakita nga namin sa inyo ang palaman, talagang may beef patty, cheese at saka egg. Sa dami ng palaman. Di aring nga guys, nung ating napainit na aring burger, ilalantakan na nga natin. Siyempre, perplex natin ang ating mga pagkagat at pagnguya, ay pagkakasarap guys. Tapos aring nga guys, ating cup noodles, iwari kong ay malambot na mga noodles. Di aring lalantakan na nga rin natin, napaka-excited na nga ako din eh. Yung gangang ikaw ay galing sa labas, tapos pagkalamig-lamig, ikihihigop ng garning napakainit na sabaw ng cup noodles ay pagkakainam.
Ganyan nga pala guys ang tamang pagkain ng noodles dito sa Japan. Kailangan kay sagup soup. Ganon. Tapos isusundan mo ng pagkagat ng burger. Ay wari ko ikisolve ang breakfast. Ari naman guys, mga cup noodles at mga burger ay paminsan-minsan lang naming natitikman. Dahil nga kami pag nagluto din sa bahay, ay lutong ulam nga kami. Kaya naman nga pag nga kami ay nakakatikim ng mga ganyang pagkain, ay akala mo kami ay gutom na gutom. Bali nga guys, naubos na yung ating cup noodles at pasado sa ating panlasa yung chili tomato guys. Try nyo rin. Ay siya hanggang dito na lang muna. Diyan na kayo. Diyan eh.